Hello, hello. Good morning, Antiki. Yan. Good morning sa lahat. Lalong-lalo na dito sa aming bayang Tinubuan sa Pandan, Antiki. So, this is my third days, mga kababayan. Mula na kami ay dumating din sa aming pagbabakasyon. Ayan. So, ito pagmasdan natin, mga kaibigan, ang kaibahan, probinsya at ang kalakhang Maynila sa malalaking siyudad baga. Oh, yan ha. Kita naman ninyo yung mga background pa lang eh. Tama? Ibon, tunog ng mga hayop, manok, o ano-ano pa. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Ha, kita mo, may manok. So yan ang kaibahan mga kababayan. Pagka ang tayo maninirahan dito sa napakagandang paligid sa bayang probinsya baya, baga, diba? Kumpara dito sa malalaking siyudad, umagang-umaga marinig mo sasakyan, mga pusina na kung ano mga sasakyan, tambutso na yan. Andyan, oh. Kumpara dito sa ating lugar na kagaya nito, kita mo naman background pa lang, talagang masdan natin ang ating kalikasan. Talagang punong-puno ng mga priskong-prisko ng mga oxygen. Walang air pollution, walang noise pollution. At ang nandito lang sa ating kapaligiran, mga kababayan, ay ang magandang kalikasan, mga kababayan. Kita nyo naman. Oh. So, itong aming kinaroroonan ngayon is itong lugar ng aming isa sa mga kamag-anak na dito kami kung saan pinapatira muna habang kami ay nagbabakasyon. So, ito yung lugar nila. Oh. Ito yung likurang bahagi ng kanilang ng bahay na aming tinutuluyan. Ayan mga kababayan. So, siyempre, buhay probinsya. Ayan, mayroong bomba ng tubig. Ayan, yung bahay nila. Oh. Ito ay isang ang kamag-anak ng ni mamita ko, mga kaibigan. Yung aking beloved wife. Ayan. So, ito yung kanilang mga halaman sa likod. Sabi nga sa kanta eh, bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Kita mo naman. Kasi pag sabihin sari-sari, mga kaibigan, ay naglalarawan yan sa isang masipag na kamay. Mahilig magtanim ng kung ano-ano. Ito, kagaya nito. Ito ay isang puno ng lansones. Ha? Ito naman, ayan, puno naman ng bayabas. Ayan, ito naman, ayan, kilala nyo ba ito? Ayan. Yan ay puno ng langka, jackfruit baga sa Ingles. Tapos, ito naman, pinagputulan ng puno ng saging. Kaya nga ang sabi eh, ang halaman doon ay sari-sari. Ayan. Dito naman, sari-sari, ng mga ano, ang sabi nga sa termino ng agriculture, di ba? Ito yung tinatawag na double cropping. Yeah. Magmula sa saging, ayan ha. Yan ang mga matataas na mga puno. Sa pinakababa naman, andito sa baba. Oh. Ito naman. Yan ay alagbati. Yan ha. Okay, ito naman. Kasi sa lupang mataba na basta't masipag lang ang kamay, maraming tumutubo ng kung ano-ano man. Tanim mo lang ng itanim, mabubuhay yan. Ito naman, ayan ay niyog. Kaya ang gandang maninirahan sa probinsya, yun nga lang mga kaibigan, ang isang katotohanan. Kung wala ka rin naman source of income na pagkabuhayan baga, eh hindi tayo makasurvive ng ganun-ganun na lang. Ito mga kababayan, oh. Sipin mo mula sa puno. Ayan, oh. Pataas, pataas ng pataas. At ang tabi, ah, may niyog pa. Oh. In case na mapatay naman itong puno ng langka, anyan ang niyog ang susunod na magbubuhay. Ayan, oh. Langka. Ayan. So, ang ganda. Hanggang doon yan sa taas. Ayan, oh. Bunga pa, oh.
So ang ganda ng buhay na naman. Yan. Pakinggan niyo mga kababayan, yung aking background ng video ko is talagang ang gaganda pakinggan ng mga sound of music ng mga tunog ng ibon. Ang tawag sa amin sa parting Mindanao, ang tawag namin sa ibon na yan ay tandok. Tandok, ibig sabihin parang kapamilya niyan ng kalapati. Yan. Tandok, minsan maliliit yan ng mga ibon na kung tingnan mo, parang kalapati nga naman. Pero maliliit sila. Yan ang tunog nila mga kababayan. Saan ba yung tumunog na yan? Yan natin makita mga kababayan. Yan. Sa parte naman dito, yan, sagig yan ha. Mga sagig. Tapos dito naman ay yan, Indian Mingo. Ito naman mga kaibigan, yan ay puno ng lansones na kung panahon ng tagbunga ay mula puno ika, mula puno hanggang doon sa sanga. Yan o. Kaya ang alam mo, pagka ang kamay mo is masipag, kung masipag, talagang maraming pakinabang sa probinsya. Kaya mayroong mga backyard gardening, backyard poultry, backyard piggery, backyard, ayun. Kaya yan ay naglalarawan sa isang kamay na masipag kasi masipag na magtanim, masipag mag-alaga ng hayop. Ayan mga. Saan ba yung tumunog na yan? Ito pa oh, mayroon pang pinya. Oh. Kaya dito sari-sari, ang halaman doon ay sari-sari. Dito naman mayroon namang suha. Ganda ng background ko. Dito naman, ito yung chocolate. Yan. Sino nakakilala nito mga kaibigan? Yan. Chocolate meaning kakao yan, kakao. Yan. Malapit na mamunga mga kaibigan. O, yan. Ganda ng background ko. Ayun ang mga kaibigan na namumunga. Namumulaklak na siya. Kakao. Hindi pa nga lang nabuong bunga. Pero yan ay kakao. Chocolate yan tawag nun sa aming mga ninuno nung araw. Tawag niyang kakao. Lalo na yung lula ko mahilig sa umaga. Ang pinakakape niya is chocolate kakao. Ayan. Dito, talaga namang ganda. Maraming pakinabang pag mahilig kang magtanim. Kung ano ang itatanim, siyan mo rin aanihin. Ito mga kababayan. Yan na lang ka, ha? Mula sa puno. Mula sa puno. Hanggang doon sa katawan. Ayan, ganyan ang langka pag namunga. Dito. Ayan. Namunga. So, pag ang kamay talaga ay masipag, marami kang anihin balang araw. Ay pa, oh. Pa, oh. So, ganyan ang langka pagka magagandang lahi na langka. Ang daming bunga. Ayan, oh. So, dito naman mga kababayan, ha? Ito, terra kompleto dito. Halaman dito ay sari-sari. Ito, Indian Mingo, maliit pangalan. Ano ang katabi niya? Saging. So, kaya ganito mga kababayan, tawag nito is double cropping. Kasi pag naputol na yung puno ng saging, ang maiiwan ay ang puno naman ng langka. Tapos puno ng Indian Mingo. Ayan, sa likod mga kababayan. Ayan, lansones.
Sunisian. Yan ang puno. Maliit pa nga lang. Kaya ito ha. Yan mga kobay. Maliit pa lang yung puno ng Sunisian. Pero alam ninyo mga kaibigan, ano ang nasa lupa, sa baba, sa ilalim. Ayan. Puno ng sili yan mga kaibigan. Sili. Ah, magkateke ng manok ka. Ulam ng manok, tinola. Ayan, sili. Ito pa, oh. Ayan, sili yan, oh. Puno ng sili. Ito pa, maliliit po, oh. Hindi yan damo, mga kaibigan. Gulay yan. Gulay. Ayan ito, ayan. At ano ang kasunod? Gusto mo magsiligang. Ayan, mga kaubay, mga kaibigan. Gusto mo magsiligang. Ayan. Ano to? Ano na to? Pampaasing. Nalimutan ko na yung pangalan ito. Alam mo, ito yung pampaasing. Yung pag nagsiligang. Kilalanin niyo to mga kaibigan, ano to? Pampaasin to eh. Ayan. Ayan ang puno lang. Ayan mga kaibigan. Ito, ito may bunga na. Ito, ito yung gamit pampaasin pag nagsiligang. Ayan. Ayan. Ayan mga kaibigan. Nako si Buwan TV, malilimutin na. Nakalimutan ko ng pangalan ng ano. Pampaasim niya, mga kaubay niya, ang puno niya. At yung puno ng saging, ayun, may bunga na, oh. Puno ng saging. So yun, tamang-tama ang awit na sa bahay kubo, kahit munti, pero ang halaman doon ay sari-sari. Ito naman, o nga naman, bahay kubo din ito, ang halaman dito ay sari-sari. Ito ay version na ng mga makabagong panahon. Mga kaibigan. Puno ng saging. Ayan, may mga bunga na, o. At alam mo, alam nyo ba, ano pa ba yung nahagip? Ayun, o, puno ng niyog. Bibili tayong bukos umaga. Kaya hindi na kailangan mag sa probinsya, sa Manila, nilalako to eh. Buko! Buko kayo diyan. Eh dito ang buko. Akyat ka lang sa puno. Ayan, laglag mo lang. Ilang piraso ang ilalaglag mo. Magkano isang buko sa Manila is 35 pesos. Dito anong 35 pesos? Inaakyat lang yan, hinuhulog, sabay kain. Ayan o, Indian Mingo. Ayan o. Ito yung puno ng Indian Mingo. Ayan ha. So in case, ang mga puno ng saging is maputol na, ang papalit dyan is Indian Mingo. Kasi ang saging, once mamunga na, siyempre putolin. Ano, maiwan. Ayan, ang maiwan, ayan guys, oh. Puno ng saging. Pag naputol yan, ang maiwan, Indian Mingo. So, yan. Tuloy-tuloy ang mga produkto ng lupa. Ito naman mga kababayan, puno ng abukado. Ayan. So, ganyan mga kababayan, ang isang masipag na kamay na magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na produkto sa lupa. Huwag niyong taniman na kung ano, saging-saging ang lahat. Kasi paano pag napuno, naputol na ang puno ng saging. So, dapat may kapalit. Ito, mayroon pa tayong nakita ang isa. Ayan o. Oh. Yan ay tanglad. At ano pa? Ha? Ito pa mga kababayan. Ito ang isang maganda, mushroom. Nagugulay ito mga kaibigan. Ayan o, oh, mushroom yan. Mushroom. Kasi naputol ang kahoy, di, ano na, nagbulok na siya.
Alam mo, pagkaganyan, nabulok ang puno ng kahoy. Ang papalit yan is mushroom. Ayan. Ito yung puno ng mangga. Ayan. Pag nabulok na yung kahoy, ang tutubo is mushroom. Ayan, ganda. Ayan o, sili o. Oh. Magkano ang isang kilo ng sili sa Manila? Umabot pa yata ng 1,000 ang isang kilo ng sili. Ayan o. Dito naman tayo sa mga hayop. Kaya alam mo ang taong nandito nakatira is masipag. Ayun. Ganda ng background ko. Ayan. Sa parte doon, yan ay mga itik. Ayan. Halimbawa, eh, gusto mo ng paitlogin lang. Sa umaga, eh, mayroon tayo diyan itlog. Ayan, itlog ng manok. Tapos, gusto mo laban ng manok, sabog. Ayan o. Mayroon dyan panglaban sa sabog. Ayan pa, mayroon pa isa o. Tapos, dito mga kapsyan. Ito yung mga kumakanta. Ayan o. Talaga namang ganda na patinggan, patantingan. So, mag-umpisa tayo sa pinya. Pinya. Tapos ito, bayabas. Ah, bayabas. Sa likod sa bayabas, andyan ang kapi. Yan mga kapi kababayan, hindi pa nga lang namunga kasi namumulaklak pala. At sa likod ng kapi, nakita nyo ba yan? Malunggay. Oh, ito, malunggay. Ngayon, pag nagkatay tayo ng manok, katay ng manok, ayan. Andun sa likod, oh, manok, oh. Native yan, ah, native, oh. Dito sa kabila, ayun, meron pa dito pinakulong. Kinukulong dahil pag nakalabas kasi yan, kung saan-saan nakarating. Kompleto mga kaibigan. Pag nagkatay ka ng manok, ka na panghalos tinula, tapos gusto mo magparami ng itlog, ayan, may iti. Tapos, gusto mo panghalo, ayan, talagang tayo. Ganda ng background ko. Alam mo kung ano pang meron mga kaibigan. Ito, ang laki ng puno. Ayan o, akyat. Alam mo kung ano to mga kaibigan? Santol. Puno ng santol. Ayan. Okay. Ito yun, sa banda paroon. Oh. Sa banda paroon. Yun, mga manok yun. Saan ka pa? Ipinakita ko lang sa inyo mga kaibigan na dito sa bayan ng aming pinubuan, lalo na pinamita, ito ang sistema ng pamumuhay ilang isang nasa probinsya. Ito, puno ng lansonis kasi hindi panahon ngayon kaya wala tayong makikita ang bunga ng lansonis. Yan na. Yung tatlong, yung mga puno na yan, alam mo yung pag namunga yan, mula puno hanggang doon yan sa mga sanga, isang puno pa lang kayang-kayang harvest ang isang kaing mahigit. Isa, dalawa, tatlong kaing. Ah, ito pa, may nakita ako. Sino ba nakakilala nito mga kababayan? Ito, oh. Ayan. Anong puno? Ito, hindi ko na alam ko. Yung mga kabayan. Ano
kaya to? Di ko alam tong puno na to, pero ito isang ano oh. So ini mga kababayan, iniikot ko lang kayo kung anong meron dito sa aming bahay dinag bakasyon. Sa kapamilya sa ng mamita ko. Okay? Dito kami nakatuloy mga kaibigan. Ito yung aming tinutuloyang bahay. Okay? Yeah. Pasok tayo, pasok. Bahay na tinutuloy yung mga kaibigan. Ito ay isa sa best na kapamilya ni Mrs. Yeah. Isa tayo dito sa sala. Okay. Tao po. Tao po. Ito. Ito na ngayon sa sala. So, yan. Pasok tayo mga kaibigan. Sala. Ayan, dito naman ang kainan. Ito yung ayan, yan nasa ceiling. Isa ni. Tapos, dito naman ang sala. Tapos, yan ang mga kwarto-kwarto. Kaibigan, mayroong tao doon sa loob. Ayun, kwarto. Tingnan natin kung ano mayroon doon. Yan ang dividing, dividing cabinet. Dividing pala. Boss, basta yun sa kusina. Kusina, diretso. Oh. Yan mga kaibigan. Alam niyo mga nakasako na yan. Yan ang sako ng palay. Kasi dito mga kababayan, ang pinakahanap buhay is bawa may pera ka. May pera ka, hindi magbitaw ka para pang taong mong alili. Tapos, alam niyo kung sino yan? Ha? Yan si Mike. Galing na kayo doon? Anong galing? Nag-vlog ako doon sa likod, mga brutas. Alam niyo yan, mga kababayan, sino yan? Ito, ang pamilitay ko. Yan, ito mga kababayan. Alam mo, pagka-kultura ng Pinoy, pagka-bago kang dating, kailangan meron kang mga pasalubong. Yan. Yan, mga pasalubong. Mga... Yan, iber pa talaga. Yan, si mamita ko, mag-ano kami ngayon, mag-charity... Magcha-charity kami ngayon. Mga damit. So, yung kwarto namin mga kababayan, no? Eh, meron kaming wall clock, pero wala na sila. Hindi na palitan. Na-abroad yung may-ari. Ayan, punta tayo dito sa kabilang kwarto naman. Ayan, yung kabilang kwarto pa. Okay, dito tayo sa kabilang kwarto. Ayan. O, pasok! Sa upo! Ito yung isa sa mga kwarto pagkasakali may mga ibang bisita. Yan mga kumayan. So kung may mga bisita, mga ano na mga galing probinsya o galing saan man mga makikituloy dito ang tuluyan mga kumayan. Yan ang kwarto yan. Ganda yan. Higaan. May dalawa yan. Dalawa. Yan. Tapos may kabinet. May television. Yan po mga kababayan. Ang kabuuhan ng ating vlog na ito. Baka pupunta dito sa Kubita. Ayun, si mamita ko nasa Kubita nagreklamo. Dito. Okay. So yun lang mga kaibigan. Pinakita ko lang sa inyo ano yung aming kalagayan dito. Muli sabihin ko sa inyo ay ito ay third days ng aming pag-vacation dito. Simula
kami dumating ay ito na kami mga kapatid. Yun nga lang problema dito sa lugar na to ay mahina ang internet connection. So yan mga kapatid. So yan, ito naman yung sa harap na bahagi ng bahay. So mga kaibigan, hanggang dito lang muna ang ating pag-vlog vlog. Sana sa muli naman ating upload sa ibang lugar na tayo mag-vlog. Maaaring doon tayo sa tabing dagat. Okay? So hanggang dito na lang mga kaubayan. Kung nagustuhan yung aking pag-vlog na ito, please share, subscribe, and huwag kalimutan kalimbang sa aking bell button dyan sa baba para sa susunod na upload ay updated kayo mga kaibigan. Huwag kalimutan Cebuan TV ang inyong lingkod nagbablog at hanggang sa muli, bye bye mga kaibigan.